Isang napakalungkot na balita. Iniwan na po tayo ni Tatay Ernesto na asawa ni Nanay Maria Luisa. Laking gulat ko at hindi ako makapaniwala na lumisan na pala si Tatay. Parang kailan lang kasi yung huli nating pagbisita sa kanila at nailipat na nga natin sila ng tirahan. At iyon na pala ang huling makikita ko si Tatay Ernesto na buhay. Sobrang gaan ang loob ko nung makilala ko si Tatay Ernesto. Kaya naman, sobrang napalapit ang kalooban ko sa kanya. Marahil nga ay kailangan ng magpahinga ni Tatay nang hindi na maramdaman ang hirap na nararanasan niya araw-araw. Buong Katekram family at Manalastas family ay buong pusong nakikiramay sa pamilyang naiwan. Tatay Ernesto, sa mga sandaling nakasama po namin kayo, naway naparamdam po namin ang aming tunay at wagas na pagmamahal. Hanggang sa muli. Kapatid ni Nestor sa mahubang keso, kung naririnig nyo naman ako ngayon mga sandali na to. Gusto ko lang malaman nyo na wala na ang kuya ninyo, iniwan na tayo ng kuya ninyo. Kung kayo makakapunta, gumawa kayo ng paraan para makita nyo kahit sa huling sandali ng kuya nyo. Alas 4 nung pinainom ko siya ng gatas at nanghingi ng pagkain, kumain naman siya, marami siya nakain kagabi hanggang ngayon, madaling araw. Nung bantang alas 6, nilinis pa namin siyang mag-ina, ibinaba namin dito dahil pinalitan ko ngayon sa pinya dahil dumumi nga siya, niliguan namin. Ito, kapapalit lang nitong hinigaan niyang, pinaglagutan niya ng hininga. Eh, bitin siya ng bitin sa akin. Sabi ko, humingi ka ng awa sa Diyos. Huwag mo nakakukong isipin dahil sabi niya pa kagabi sa akin, hirap na daw ako. Eh, sabi ko, huwag mo ko kakukintindihin. Yun lang ang huli niyong sinabi. Tapos kanina, alas 4, nung pinakakain ko pa rin. Yun lang ang binanggit niya sa akin. Sabi niya sa akin, mahal na mahal ko. Eh, ka. Tapos sabi niya sa akin, kung ano nga daw ang pagkukulang niya, kung may naitago siya na hindi ko nalaman. Hinihingi niya ng tawad. Pero yung bagamat man yun ay nabanggit niya, at alam ko na rin yung kung ano man ang naging ano niya. Pinatawad ko din siya. Kaya sana yung mga kapatid ni Nestor, nakikiusap ako sa inyo kahit sa huling sandali ng kapatid niyo sa kanang tatay niyo, si Lepe niyo man lang. Dahil hindi ko naman alam kung ano nangyari sa inyo. Dahil ang tatay niyo nagpakamatay sa akin. Iisa lang ang binanggit niya sa akin. Humingi lang siya ng pasensya nitong malapit na siyang mamatay kagabi lang. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Manarinig ng mga kapatid niyo sa kanang anak niya. Kahit sa huli rin, sandali silipin ninyo. Hmm.
kung ano man ang pagkukulang ng tatay niyo, ako na humingi ng tawad sa inyo. Dahil sa kauliwalang sandali, silipin ninyo. sabi niya lang kanina sa akin eh, bago ko lumabas, mahal niya ako yun lang. Tapos sabi niya, magpahinga ka na Eka. Bigay, tinuturo niya yung bata, bigay ko daw nga doon sa ina dito ako. Eh, sinundan ko naman yung mag-ina dahil umiiyak nga, hindi kaya nung ina. Kaya lumabas lang ako. Nung pagpasok namin, sabi ko, gumanong pa yung kamay niya dito eh. Gumanong pa. Eh, sabi ko, bigay mo anak yung daddy niya. Ayun yung daddy niya sa lamesa, tubig daw. Binigyan ng anak ko, eh nung lumapit ako, binanong niya yung kamay niya, nalaglag na yung daddy niya. Binanong na lang bigla yung mata niya. Yun lang, wala na po. Sobra po akong sobra po akong nagulat. Kasi ang lakas po ni tatay. Bakit po kaya? Anong? Pinadoktor ko pa, ando pa yung mga gamot niya. Nahirapan siyang winga, dinala namin ulit siya ng doktor. Eh, sa tinanong ko kung kukumpay, sabi ng doktor, wag niyang araw dito sa bahay. Baka kaya ganun ang sabi doon sa anak ko. Baka alam na rin din nila. Kaya alam siya, pamot araw-araw siya nabibihisan, naliligoan namin dito, napapakain. Dami niya pa ng pagkain, no? Dahil binilihan ko pa nga siya lahat ng gusto niya, kahit hindi niya nakakain, binibili ko. Dahil pag gusto niya ng ganun, binibilihan ko nga. Doon ko lang siya na pinupuha sa binibili. Nay, ako humingi ako ng pasensya kasi gusto ko man ho kayong mabantayan. Okay lang kasi ang ko lang, yung matulungan nyo lang ako mahihatid sa sauling ang tunga. Dahil talaga yung pera namin na natitira pa dyan, na inabot mo bukod yung binigyan ng kapatid niya natitira. Na lang, dadalawang libon na lang. Yung galing sa'yo, yung sa kapatid niya na isama ko na doon. Sa set piece. Kaya po humihingi din po sa mga tao tumulong sa amin doon sa puhunan. Unang-una po, nahiya po ako sa inyo dahil hindi ko po na po sa pagpupuhunan at nagamit ko po dito Nay, sa namatay. Huwag niyo nang isipin yun. Pasensya na po kayo. Huwag niyo nang isipin yun. Naintindihan ko lahat. Ang inaano ko dito, huwag niyo na umunang isipin yun, no? Hindi ko lang malilipmutan sa kanya yun ng kinuha niya kami mag-ina. Kahit hindi niya tunay na anak yung mga anak ko, itinuring niya kaming isang pamilyang buo. Ayun ang hindi ko malilimutan sa kanya. Lagi yung sinabi niya sa akin na hanggang kamatayan sa'yo ako magpapakamatay. Kaya noon sabi ko nga sa kanya, wala ka naman anak sa akin, ba't namamalagi ka? Yun ang lagi kong tinatanong sa kanya. Basta iisa lang ang sagot niya sa akin. Yung hinahanap ko sa'yo ko lang nakita. Kaya sa'yo ko ay ka magpapakamatan. Yan lang ang sinabi niya. Nanay, lakasan niyo ang loob niyo. Kasi alam ko po ay nandyan po ang ating Diyos. At siya po ang may alam po ng lahat kung hanggang saan po yung buhay natin, no? Tatagan niyo lang. Alam ko kasama niyo ang ating Diyos ngayon. Wala nang sakit. Nanay. Sa ngayon kasi guys, ay pagdating namin dito, napaservice na po pala si tatay. Hindi daw po pwede dito sa apartment. Kaya nanon na lang po namin, pinakusapan po namin yung may katungkulan dito, yung lumalakad. Nasa bisita na lang po namin dadalhin. Kasi bagamat nga po siyempre, tabi-tabi po may mga bata. Naintindihan ko naman po yung ganun sitwasyon. Kahit na nga po sabihin na inuupahan ito, kung hindi naman po pwede, hindi naman din natin po pwede po ipilit yun sa atin. Okay na rin po yun sa akin, ang ano ko lang po, mailagay lang po siya sa maayos. Nang malaman ko ngayon ka noon, para din akong naano, kasi sabi ko nga, tumira siya, nakita niya nasa maayos kami, tapos doon naman siya natin. Okay lang yun, Nanay. Para akong pinagsakloban ng langit ang lupa nung marinig ko ng ganun dahil asong-aso siya nandito siya. Sa ngayon, Nanay, meron na ho ba kayong na-contact sa family po niya? Yun niya, kinokontak nung kapat, nung babaeng kausap mo kanina si Grace. Hindi man po niya nahintay yung pagbili natin ng lupa, Nanay.
Yun yung binanggit niya na nakaraan sa akin eh. Dahil binanggit mo nga ng ano eh, di ba sabi mo nga gusto ko, nanay, tatay, di ba sabi mo, yung hindi na nga kayo upa. Binanggit na rin nung nakaraan sa akin yun. Dahil pumunta dito si siya, naghatid ng pakon eh, tsaka ng ano eh, ng singkamas. Binigyan niya kami, tsaka kagabi. Si Kuya kagabi. Alvin po yun. Oo, ngayon, kagabi nagbigay pa nung isaw, kumain pa rin ng hingi. Sinubuan ko pa rin siya. Kaya hindi ko naman akalain na ganyan na nga mangyayari sa kanya ngayon umaga. Binigyan niya ano ng singkamas, kumain din siya. Pinakain niya sa akin sa kutsara. Sinubuan ko pa rin siya dyan sa igaan niya. Yung pakwan, ganun din. Meron po kayong gustong sabihin na hindi niyo po nasabi kay tatay? Ngayon, iniwanan mo na ako. Pero mananatili ka na sa puso ko. Pinagpapasalamat ko rin sa iyo. Kinuha mong mga anak ko hanggang sa binawian ka ng buhay. Hindi mo ako iniwan. Ngayon mo na lang ako iniwan. Kita kaya din mo. Basta, Nay. Kailangan niyong magpakatatag. No? Para sa mga anak niyo. Sa apo niyo. Sabi niya pa nung nakaroon nung isang araw sa akin eh. Dahil magbe-birthday nga yung bata na yun sa April 20. Nilapitan naman dito eh, nagkakantahan yung mag-ina dito. Ginaganong-ganong niya pa yung kamay ng bata. Kinalikalika niya pang ganon. Kaya ako yung nagtataka, bakit ganyan? Binigla niya ako. Yung palang paglalambing niya kagabi, huli na yun. At alam ko po matatagpo kayo. Kaya po kami nandito dahil po mahal po namin kayo at tama.